open mind. Ang career mo ngayon, Dennis? Oo, hindi yes. ka nakakate. Yes, for the past 6 months. Wow. Sir, no, kumusta ang puso mo ngayon? Okay naman, may girlfriend ako ngayon. Wow. Pasensya na kayo ha. May girlfriend ako ngayon. Iba pa po ito sa baby mama ng mga anak mo sa Australia. Yeah, I got separated noong 2020. So my ex-wife brought my children sa Sydney. Yung panganay ko si Gavin is already 11. Tapos yung bunso ko si Maddie is already 6. So for the past 3.5 years, doon na sila nakatira. Kaya medyo madugo ang labanan dahil medyo mahal ang child support. Dahil mahal ang dolyar eh. So ang child support ay Australian dollars din. So awa ng Diyos, I'm able to support and I'm able to send them yung kanilang monthly child support. So yung okay, monthly child support mo dollars? Australian dollars, yes, wow. Yes. Australian pero yung mga dollars. Bata na lang naman, Dennis, ang sinusupport mo? Yeah. Kasi, walay na kami. So, yun. Kailangan ko silang isupport ng tuloy-tuloy at consistent kasi nag-a-apply ako ng Australian visa para madalaw sila. E pag bad shot ka sa embassy, hindi ka mabibigyan ng visa. Sir, maganda naman yung paghihiwalay nyo nung... Yes, maayos naman. So, maganda naman yung co-parenting namin. And regular ko naman sila nakakausap ng video call. Pero syempre, this past 2 years talagang inaantay na ako ng dalawang bata na madalaw sila. Kaya lagi ako... Dennis ka talaga dun sa dalawa? Sobra, sobra. Ano po yung natutunan nyo sa hiwalayan nyo dito sa baby mama nyo na to? As opposed to, of course, your first. Well... Yung character development nyo lang po. Yung character development? Madali eh, madali. Ngayon monthly, binibigyan mo talaga sige, sila. Sige, yeah. Marami kang bagong natutunan sa buhay and kumbaga yung mga dati mong nagawang pagkakamali o pagkukulang, parang sana mabawi ko this time, parang ganun. So, awa ng Diyos, tuloy-tuloy ang trabaho, so tuloy-tuloy din yung support. Sir, Nis, no, malaki ang difference ngayon, would you say, ng relationship mo sa dalawang anak mo na nasa Sydney, doon sa mga anak ko nandito. Kasi, alam mo yung mga anak ko, kung sino pa nga yung nando sa abroad, parang sa, mas madalas ko pa silang nakakausap. Although hindi ko sila mahawakan, hindi ko rin sila mayakap. Pero I hope itong mga dadating na months dahil nagsimula na nga na nung birthday ko, nagulat din ako dahil gabi na nung ma-receive ko yung text. Nung una nga, hindi ko alam. Sabi ko, Number pa pala niya to. Unexpected to ba yan? Number pa pala niya to. Sir, din yung inasahan talaga? Nagulat talaga? Oo, oh, hindi. Kasi mga ilang years. Oo, oh, tagal. Hindi ako na... Ano yung text niyo ni Julia? Hindi. Nag-text lang siya. May short message siya ron. Tapos sumagot ako. Tapos meron din ako short message. Tapos yung short message ko, ang sinagot niya sa akin, ano lang, icon ng heart. Icon ng heart. Pero heart. So ang sinagot ko, heart din. Pero sir, after that, nagka-text pa kayo ulit? Hindi pa. Ano na po natuloy yun? Kailan po yun? Meron ka bang conscious effort ngayon na parang kung ano man yung nangyari before din sa mga anak mo kayo ni Marjorie? Yes. And this time, sa mga anak mo na sa TV, para hindi mangyari ulit. Hindi maulit. Hindi siya pwedeng i-compare eh, kasi ano to eh. Nung maghiwalay kami ni Marjorie, si Julia was already 10. At this time ito, nung maghiwalay kami, si Gavin is only 8. Eh. So mas younger, pati siyempre yung utak mas bata. Magkaiba sir, yung... Sir, ay iyak ka nung nabasa ba yung message? Actually, hindi ko alam. Bigla na nang tumulo yung buha. So, are you hoping na after po Julia, sila Claudia, sila Leon, sana sumunod. Yeah, so, I'm sure naman siguro nalaman din naman ng mga bata. So,
Siguro nalaman din ni Claudia tsaka ni Leo na ate texted Papa. Pero siya si Leon kasi sa interview ko before talaga sabi niya, namimiss siya talaga kayo. Eh. Yes, naman. Kumbaga si Leon yung huli ko nakausap eh. Mm-hmm. Siya yung huli ko nakausap na sa kalalaki yun eh. Diba? So, talaga namimiss ko siya. Can you, sorry for asking this, sa tingin mo, okay lang kaya kay Julia na you talk about yung pagkatexting? Hindi ko alam, hindi ko sure. Actually, kanina nga umaga, sino ba kausap ko? Tatanong ko pa nga lang kay Tita Jun. Gusto ko tanongin nga kay Tita Jun dahil dalawa o tatlong reporter na nag-text sa akin na sabi niya, Dennis, okay lang ba mag-react ka dahil nabalitaan namin na nag-text sa'yo, nag-greet sa'yo ng birthday mo. So, tinatanong ko sarili ko, okay lang ba na sabihin ko sa mga press na nag-text siya. Sabi ko, hindi ko alam kung tama, pero yun ang nararamdaman ko na okay naman na malaman ng tao na nag-text siya sa akin, di ba? Oo, kasi nung hindi siya nag-text na may mention mo eh. So, nung nag-text na. Yung maturity kasi to actually, kahit of course, their favorite in the past, tinext ko ulit niya. Right now, what will you do different this time na nakamaayos kayo? I think I should talk to her more privately. Kasi hindi ko alam kung yung mga numbers nila existing pa. Mm-hmm. Tapos, pinagturo kasi sa akin na dun sa mga social platform na hindi mo malalaman naka-block ka. Kasi meron yatang mga pinipindot dun na hindi mo alam kung naka-block ka. Pero actually, naka-block ka. So, there was a time na parang hindi na muna ako magre-reach out kasi palagay ko naka-block ako. So, di ako, kaya nga naging silagi nila sinasabi sa akin, ba't di mo tawagan, ba't di mo i-text? Kasi tinry ko din naman noon yun. Eh kaya lang nung wala akong reply na nare-receive, so sabi ko baka ka ako naka-block or hindi nila nare-receive. That's why I always greet them sa special occasion, Christmas, New Year, birthday, Valentine's na binabati ko lang sila usually sa Instagram ng greetings ko and I'm already sanay na walang reply. So sanay na ako. Kaya nagulat kayo, no? Sa kaya nagulat ako na binati ako ng birthday. Kung mga panood po nila to ngayon, siyempre kung mahirap sila edits, ano po yung gusto nyong maparating? Na sana pag nag-greet ako, mag-reply na kayo sa akin. Yes. I cried. Sir, kanina na pag-usapan ano, yung kasal. Kasi balibalita nga yung pag-uusapan na yung kasal ni Julia at ni Gerald. Nataos na ba kayo ni Gerald ulit? Hindi na? Hindi pa. The last time na kausap ko siya sa telepono pa, mga 20... Kailan mo sila naging boyfriend? 2018 ba? 2021. Na maging boyfriend? Hindi. Before pandemic. Before mag-pandemic. 2019? No, that movie. Anong movie yun sa Japan? Between ano yun? No, anong year yun? Yung movie nila sa Japan. Di, before pandemic yata yun. So, ibig sabihin, sir? Hindi, before ba? Kung may recitation tayo. Kailan ba sila nag-anong? Nakatanda. 2019. Pero sir, ibig sabihin, sir? Kailan ba 20? Ano ba yung... Basta yung mo before pandemic before, na lang tayo. Before pandemic. Before pandemic. Oh, after pandemic. Pero sir, are you hoping na kung sasakali mauwi sa kasala, kausapin ka sana ni Gerald at mapaalam sa inyo? Hindi. Kay Gerard, one time nakasama ni Gerard si Andrew. Sabi ni Andrew sa kanya, sabi niya, Je, you talk to your Tito Dennis. Mm-hmm. Tapos sabi niya, yes, I will find a way to find to talk to Tito Dennis. Hindi nangyari. Tapos we went to Jensen para sa celebrity basketball. That was 2021. Parang sabi ni yung brother ko kasi si Gene Padilla, nagkita sila sa court after ng celebrity game. It was the game of Jensen for MPBL. Naglalaro yata si Gerard for that team. So after nung celebrity game, ang susunod na game is the official game.
So yung brother ko bumalik sa court, sinabi ni... Nung nakita ni Gerard yung brother ko, tumakbo si Gerard across the court para batiin yung brother ko. Kuya Jean, ganyan-ganyan. At Tito Jean, sabi niya. Sabi niya, nandun sa hotel yung Tito Dennis mo pag after ng game mo, kung wala kang magagawin, try to go there para magkausap kayo. Pero ngayon nagkausap na kayo? Hindi, nung time na yun, hindi siya... Wala. Hindi siya napunta noon? Hindi pa kami. Gusto mo ba siya maka-man to man na to? Yes. Pero sure, question lang, no? Kasi nung kasagsagan nung break, naging breakup ni Bea at ni... Joshua Garcia did that to me. He talked to me. Oh, yes. Okay. Sir, nung kasagsagan kasi nung issue nung kay Gerald, nung ginoo si Bea, kayo bilang tatay, nagkaroon ba kayo ng takot na baka gawin din sa anak niya before? Ni Gerald John? No, hindi mo naman pwedeng yan yun eh, hindi mo pwede siyang i-generalize. Okay. Hindi porke nagawa mo yung una, magagawa mo ng pangalawa, hindi naman. Ano yan eh, case to case basis, di ba? Mm-hmm. Hindi siya padron, hindi siya, di ba? Pattern. Hindi siya pattern. Are you happy po with Gerald then? Yeah, kasi after all these years, di ba, napatunayan niya na mahal niya yung anak ko eh. Saan nakikita ko mahal niya yung anak ko, kaya... Okay sa akin. Ano nakikita mo, Dennis, na para masabi mong seryoso si Gerald Kejo? Eh, pagkatapos ng maraming kontrobersya na yan, mahal mo ba rin yung anak ko? Oo. Kasi, di ba? Ano kontrobersya, like? Well, di ba, nung... Mula nung simula, controversial yung... ano nila. Pero nakikita niyo po bang sa altar... Mapupunta? Ikakasal? Huwag na muna. Ayaw niyo pa? Okay naman yung mag-boyfriend muna. Tsaka sa mga women naman ngayon, lalo na yung mga kayo. Di ba? Nung araw, nung mga panahon namin, pag 25 years old at wala ka pang asawa, parang, ang tanda mo na, wala ka pang asawa. Ngayon, di ba? 30, 31, 32. Di ba? Pero sabi ni Julia, gusto niya maging young mommy kasi para maalagaan niya yung mga babies. Ah, really? Hindi ko alam. Ayun, di ba maging lolo na? Sakali. Ang baby to. Gusto ko. Tagal ko na nag-aantay. Ang dami kong anak na pwede nung mag-anak. Ayaw pa nila eh. O kay Julia, gusto mo na... Ha? Kay Julia? Okay. Sabi mo kanina, huwag muna. Hindi, huwag muna. Hindi ko sinabing huwag mag-anak. Ang sabi ko, huwag muna magpakasal. Huwag muna magpakasal. Pwede mag-anak.